Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi naman din ito makapaniwala itong si Lynette sa katotohanan na kanyang nalalaman at agad naman din itong naisip ni Lynette na mahal talaga siya ni Dr. Tanyag dahil handa umano nitong bitawan ang lahat para umano sa kanila ng kanyang anak. Ngunit masakit umano sa kalooban ni Lynette na binitawan umano nito ni Dr. Tanyag ang pagiging CEO ng Epix Medical Hospital dahil alam naman umano nito ni Lynette kung gaano umano ito kaimportante kay Dr. Tanyag. Samantala, pagkatapos naman din itong makausap ni Giselle, ang kanyang kapatid na itong si Ubing ay agad naman din itong hinanap ni Giselle itong si Lynette at nang makita nito ni Giselle itong si Lynette na malalim ang iniisip nito, kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Giselle at nang magkaharap na silang dalawa ay agad nitong tinanong ni Giselle itong si Lynette kung ano umano ang iniisip nito at dito agad naman din itong sinagot ni Lynette itong si Giselle na nalulungkot lamang umano siya dahil binitawan umano nito ni Dr. Tanyag ang pagiging CEO ng Epix Medical Hospital para umano sa kaligtasan ng kanilang anak na itong si Annalyn at dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Lynette na wag na umano nitong isipin pa ni Lynette ang mga pangyayari dahil wala naman umanong kasalanan ang kanyang anak na itong si Annalyn dahil mayroon na umanong hawak na ebidensya itong si Giselle na nagpapatunay na walang kasalanan ang kanyang pamangkin kung kaya't agad naman din itong tiningnan ni Lynette at dito nanlaki naman din ang mga mata nito na kanyang makikita na si Morgana pala umano ang pumasok sa room ni Dr. Carlos kung kaya't wala na umanong iba pa ang naglagay ng insulin kay Dr. Carlos kundi itong si Morgana sa kadahilanan na nagigiliitin naman din ito ng galit itong si Lynette at pinagbintangan po umano nila itong si Annalyn at isa lang naman pala umano itong sit up upang magtagumpay umano itong si Zoe na makuha ang Epix Medical Hospital kung kaya't agad naman din itong hinanap itong si Morgana at dito nang makita na nito ni Lynette itong si Morgana ay hindi na ito nagdadalawang isip pa at agad nitong sinumbatan ni Lynette kung bakit umano nito pinagbibintangan ni Morgana ang kanyang anak na wala naman pala umano itong kasalanan dahil kitang kita umano sa CCTV footage na Morgana umano ang naglagay ng insulin kay Dr. Carlos. Samantala, nanlaki naman din ang mga mata ni Annalyn ang kanyang makikita at maririnig na itong si Morgana umano ang naglagay ng insulin kay Dr. Carlos kung kaya't napapahamak umano ito. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.